Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Mga kapatid, tayo natitipon ngayon dahil sa pag-ibig ng Diyos. At ipinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Puso ni Jesus, puspos ng awa at pag-ibig para sa atin. Buksan natin ang ating mga puso at hayaan nating akayin tayo ng awa ng ating Panginoon. Atin din inilalaan ng araw na ito bilang araw ng pananalangin para sa ipagpapabanal ng mga pari. Isama natin sa ating mga panalangin na laging ilapit sa kanyang puso at gawing tapat ang mga obispo at ang buong kaparian. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Jesus, Ikaw ang bugtong na anak ng Ama na isinugo para sa aming kaligtasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, ang iyong puso ay nag-uumapaw ng awa at habag para sa aming kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw ang maawaing hukom at hari na aming haharapin sa dulo ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Panginoong Diyos, hari ng lahat.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong sa pagpaparangal namin sa puso ng anak mong minamahal. Ngayong ginugunita namin ang kanyang pag-ibig na aming pinakikinabangan, kami naway pagindapating madaluyan ng naguumapaw na batis na mga biyayang iyong bigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, kayo ay bansang nakatalaga sa Panginoon. Hinirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanya. Pinili niya kayo at inibig hindi dahil sa dami, pagkat kayo pa nga ang pinakakaunti sa lahat. Pinili niya kayo dahil sa pag-ibig niya sa inyo at sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Ito rin ang dahilan kaya niya kayo iniligtas sa kamay ng Faraon sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Alalahanin ninyo ang Panginoon ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa kanya. At ipinadarama niya ang kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 lahi. Nililipol niya ang lahat na sumusuway sa kanya. Hindi makaliligtas sa kanyang parusa ang lahat na hindi sumusunod sa kanya. Kaya ang sundin ninyo ang kautusan at ang mga tuntuning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy, papurihin, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niya'y banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin, iyaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan, sa bayan mong nagmamahal. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay inililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy, humahatol, ang gawad ay katarungan. Natatamo ng inapi ang kanilang karapatan. Ang balangkas niya'y utos kay Moises ibinilin. Ang kahangahangang gaway nasaksihan ng Israel. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kay ganda ng kalooban, mahabaging itong Diyos. Kung magalit ay banayad, kung ubibig na may lubos. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway. Di na tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos
sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga pinakamamahal, yamang gayong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin, sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Nakita namin at pinatotohanang sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus ang anak ng Diyos ay nananatili sa Diyos at ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitay na po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagkapahayag ng buting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag sa mga may kalooban tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo, ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. Kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa.
sapagkat maginhawan dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Biyernes na naman, araw ng Quiapo, araw ng ating debosyon at napaka-espesyal, napakaganda ng araw na ito sapagkat sa pamimintuho natin sa mahal na pong Jesus sa Sareno, ipinagdiriwang din natin ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Tayo'y naririto sapagkat mahal tayo ng Diyos, sapagkat mahal natin ang Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At gaya nga po ng sabi ko, ito'y kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At pamilyar sa atin to sapagkat marami sa ating mga tahanan, bukod sa imahe ng poong Nazareno, ay meron ding imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa amin pong tahanan ay sinisigurado yan at ang aking nanay, kapag may bagong kasal, lalo na kamag-anak namin, ang kanyang regalo lagi ay imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. At lagi niyang ibinibilin sa mga bagong kasal, ilagay, i-enthrone ang imahe ng kamahal-mahalang puso sa altar ng tahanan upang ipaalala sa mag-asawa, sa pamilya, na ang magpapatakbo, magbibigay buhay sa kanilang samahan, sa kanilang ugnayan ay ang puso ni Jesus. Kaya ang nanay ko, hindi nagbibigay ng appliance o pera sa bagong kasal. Ang kanyang regalo, sana ganun ang gawin ng iba sa atin. Iregalo nyo pag may ikinakasal para maging larawan, paalala sa kanila ang magbibigay buhay sa kanilang ugnayan ay ang puso, pag-ibig ni Jesus. Hindi ho ba kapag ang isang tao no, ay nag-aagaw buhay o tinitingnan natin, buhay pa ba ang isang tao? Ano yung kadalasang ginagawa natin para gusto natin tiyakin kung buhay ang taong ito? Tinitingnan natin, sabihin, humihinga pa ba yan? Pero bukod sa paghinga niya, lalo na sa mga doktor, ang talagang titignan nila ay kung tumitibok pa ang puso. Doon mo raw malalaman kung buhay pa ang tao. Kaya nga, di ba, napapanood din natin yan sa TV o sa pelikula kapag talagang critical na at delikado na at nasa bingit na ng kamatayan ang tao, ano raw ang ginagawa ng doktor o ng mga healthcare workers? Di ba? Sini-CPR na. Di ba? Nakita niyo yung dinidiin na yung dibdib para daw tumibok pa ang puso. Sapagkat kahit lagyan pa nila ng oxygen yan, ng hangin yung ating ilong, pero kung hindi na tumitibok ang puso, wala po. Kasi yung pagtibok ng puso ang siyang magkakalat at mag-iikot ng dugo sa ating katawan. Kaya napakahalaga ang pagtibok ng puso.
ang pagtibok ng puso ay sagisag ng buhay. Tingnan mo ngayon katabi mo, buhay pa ba yan? No? Mukha bang buhay? No? O natutulog na? O humihinga pa ba yan? No? Kaya ang tanong, tumitibok ba ang ating puso? Pero gaya nga na sabi ko, napakaganda nung aking nakita sa aking ina na pinapaalala niya kung gusto raw nating talagang maging buhay. Gusto natin mag-alab. Kaya kung makikita niyo po ang imahe ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, may apoy sa taas, nag-aalab. Sapagkat yun daw ang pagmamahal ni Jesus, nag-aalab, hindi umiindap-indap. Ang ningas ng kanyang pagmamahal, nag-aalab. At yun ang mabuting balita sa atin. Siguro iba sa atin ngayon, nanlalamig ang puso. Kaya nga siguro wala kang kagana-gana sa buhay. Wala kang pagmamahal. O pakiramdam mo, walang nagmamahal sa'yo. Baka may nagnonobena rito, mahal na poon. Kailan po ba? Wala na ako sa kalendaryo. Kailan ko ba siya makikilala? Kailan ba may magmamahal sa akin? Siguro nga napapagod na tayo. Naghahanap tayo ng may magmamahal sa atin. Nagpapagod na tayo kasi pilit nating pinapatunayan sa iba para mahalin nila tayo. Natitiya ko may mga ganong tao. Pagod na ako. Gusto ko nang sukuan tong asawa ko kasi hindi ko alam kung ano pang kailangan kong gawin para mahalin pa niya ako. O mga anak, anong kailangan kong gawin? Oo, nagkamali ako, pero kailan ako mamahalin uli ng magulang ko? O mga magulang, siguro pinagdarasal niyong inyong mga anak, kailan sila magmamahal ng tunay? Ginawa ko naman po ang lahat. Sinakripisyo ko na lahat. Maging ang mga pangarap ko. Maging ang kalusugan ko. Pero bakit parang hindi tumatanaw ng utang na loob? Bakit hindi man lang masuklian ang pagmamahal? Lahat tayo dito nauuhaw, nagugutom sa pagmamahal, napapagod na dahil napapatanong tayo, ano pa ba ang kailangan kong gawin para ako'y mahalin? Ngayong araw na ito, sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno, wala kang kailangang patunayan. Wala kang kailangang gawin. Hindi mo kailangan mapagod upang ikay mahalin ko. Kaya nga sa unang pagbasa, sinasabi sa atin, paano magmahal ang Diyos? Hindi dahil magaling ang Israel, hindi dahil siya'y isang mahusay na bayan, sa katunayan nga, siya'y isang maliit na bayan lang. Ngunit bagamat siya'y hindi karapat-dapat, siya'y minahal ng Diyos. At ito rin ang sinasabi sa atin ngayon ng Diyos. Mahal niya tayo. Kahit napasaway tayo minsan. Mahal niya tayo. Kahit makakalimutin tayo minsan. Mahal niya tayo. Kahit na minsan nagpupunta lang tayo pag may kailangan. Wala pa tayong ginagawa. Mahal na tayo ng Diyos. Kaya ngayon, umagang ito, kung napapagod ka na, kung nahihirapan ka na, kung naghahanap ka ng pag-ibig, sinasabi sa iyo ni Jesus sa Sareno, narito ako. Huwag ka nang maghanap kung saan-saan pa. Huwag ka nang bumaling kung saan-saan pa. Sa akin ka pumunta. Kaya nga, di ba, sabi niya sa Ebanghelyo, pumarito ka sa akin, halik kayong mga napapagod, kayong mga napapagal, bibigyan ko kayo ng pahinga at kaginawan. Mahal tayo ng Diyos.
Yun ang pangahawakan natin sa buhay, mga kapatid. Mahal tayo ng Diyos. Siguro nga minsan, hindi natin maunawaan ang kalooban ng Diyos. Siguro nga minsan, iba ang ibinibigay niya sa atin. Iba ang pinapahintulutang mangyari sa atin. Ngunit, katulad ng mahal na puso ni Jesus, nababalutan ng koronang tinik. Katulad ng mahal na pong Jesus sa Sereno, may koronang tinik at krus. Nakatingala pa rin siya sapagkat nakatingin pa rin siya at nakahawak pa rin siya sa pag-ibig ng Ama. Kaya ang hamon sa atin, mga kapatid, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Misa nakala natin ang unang utos ng Diyos, mahalin natin ang Diyos. Sabi po ni Papa Francisco, ang una nating gawain, ang una nating kailangang gawin, tanggapin ang pag-ibig ng Diyos. Huwag mo munang mahalin ang Diyos. Baka kaya nahihirapan ka magmahal, hindi mo pa natatanggap ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi ni Papa Francisco, ang unang mong gawin, araw-araw, lalo na tuwing umaga, tinatanggap ko po ang iyong pag-ibig, o Diyos. Pagpasok na pagpasok nyo pa lang sa simbahan, pagkitang pagkita nyo po sa mahal na pong Jesus Nazareno, yun ang una nyong sabihin, tinatanggap ko po ang iyong pag-ibig. Ang tumatanggap sa pag-ibig at awa ni Jesus Nazareno, pumalakpak ng malakas. At kapag natanggap mo ang pag-ibig ni Jesus Nazareno, matututo ka ring magmahal. Matututo kang magpatawad. Matututo kang mapagbigay. Matututo kang maging mabuti. Kaya ano ang sukatan? Kung natanggap ko ang pag-ibig ng Diyos, kung ang pag-ibig na yan ngayon ang bumubuhay sa atin. Hindi na yung pag-ibig mo. Huwag kang umasa sa puso mo. Aatakihin ka lang. Madedepress ka lang. Huwag kang umasa sa pag-ibig ng ibang tao. Kukulangin pa rin yan. Umasa tayo sa Kanyang pag-ibig. Sapagkat ang Kanyang pag-ibig ang magbibigay buhay sa atin. Ang Kanyang pag-ibig ang magbibigay lakas sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, sama-sama po tayo magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po sapagkat tuwina ay ipinapakita niyo sa amin ang inyong kamahal-mahalang puso, nag-aalab ng pag-ibig bagamat kami hindi karapat-dapat. Ang iyong kamahal-mahalang puso nababalot ng koronang tinik sapagkat inalay mo ang lahat. Bagamat nasaktan ka, patuloy ka pa rin nagmamahal sa amin. Mahal na pong Jesus Nazareno, tinatanggap namin ang pag-ibig mo sapagkat ang pag-ibig na yan ang magbibigay buhay sa amin. Ang pag-ibig na yan ang magbibigay lakas sa amin. Ang pag-ibig na yan ang maghahatid sa amin sa iyong kaharian. Salamat po at mahal nyo kami, Pong Jesus Nazareno. At nais din naming sabihin ngayon sa iyo, mahal na mahal din po namin kayo, Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal ko mga kapatid, makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Ang ating tugon, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan naway maging kapanipaniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan
at pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Tahimik nating idulog ay panating kahilingan. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na inialay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatido pang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Ang inihain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili ng kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus mula sa kanyang tagilirang sinibat. Dugot tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito'y sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pupugay sa iyo kada
sa pilay ay napalaga at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niyo na iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Musmusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa na Francisco na aming Santo Papa at Diyos ay ang aming obispo at ng kaparian at ang iyong tinipong sabaynan. Alahanin mo rin, Panginoon, mga kapatid po namin, na imlay pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din po lahat ng mga manaw. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kalimanagan. Kaawaan, Panginoon, patuloyin mo lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na malabihin, Maria, na ina ng Diyos, ang kabiyak na puso niyang San Jose, kaysa na mga apostol, ni San Juan Bautista, San Antonio Abad, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagupuri si Karadang Almos sa pagitan niyo, anak, na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso. At adya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag,
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo ang Panginoon, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat. Sa pagmamahal.
Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan para sa mga batang may taong gulang 0 to 7 years old. Handog ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sen Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin si Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ngayon po ang huling pagtatala, Biyernes, June 16, 2023. Ngayon pong June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organisasyon, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, ng ating karakol, ay gaganapin sa ika-apat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan at ang maringal na posisyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkus dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ang pag-ibig sa aming kalooban sa pagsasalo sa pagmamahal mo sa pakikinabang at sa aming pagkaakit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po tayo upang dasalin natin ang paghahandog ng sangkatauhan sa puso ni Jesus. O katamis-tamisang puso ni Jesus, mananakop ng sangkatauhan, masdan mo kaming nagpapatira pa ng buong kapakumbabaan sa harap ng iyong dambana. Kami ay iyo at lagi naming ibig maging iyo. At upang mamuhay kami sa lalong mahigpit na pakikiisa sa iyo, kaming lahat at ang bawat isa sa amin ay naghahandog ng aming sarili ngayon sa kamahal-mahalan mong puso. Marami sa kasawiang palad ang hindi nakakakilala sa iyo. Marami na nagpapawalang halaga sa iyong mga utos ang nagtatakwil sa iyo. O Jesus, kaawa-nawa kami ng iyong kamahal-mahalang puso. O Panginoon, maghari ka hindi lamang sa mga tapat mong anak, kundi na rin sa mga alibughang lumayo na sa iyo. Sila'y pabalikin mong madali sa tahanan ng Ama upang hindi sila mamatay sa gutom at karalitaan. Maghari ka sa mga taong humiwalay sa iyo dahil sa kamalian at kasalanan. Ibalik mo sila sa katotohanan at pakakaisa ng pananampalataya upang sa madaling panahon ay makaisa sila sa iisang pananalig at sa pamamahala ng iisang pastol. Maghari ka sa mga nananatili pa hanggang ngayon sa kadiliman ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos. Marapatin mong maakit silang lahat sa liwanag ng iyong kaharian. Sa wakas,
pagkalooban mo, O Panginoon, ng katatagan at matibay na pananampalataya ang iyong simbahan. Igawad ang katahimikan at kaayusan sa lahat ng mga bansa at bayaang ang magkakabilang panig ng daigdig ay umalingaw-ngaw ng iisang tinig. Purihin ang kamahal-mahalang puso ni Jesus na bukal ng aming kaligtasan at sa Kanya'y ang karangalan at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Maraming salamat po sa inyong tulong sa simbahan, sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po dito ng bigas, delata, noodles at pang-ayuda sa ating mga kapatid na nasalanta at nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Sapagkat ang pag-ibig ni Jesus Nazareno ang siyang magbibigay buhay at lakas sa atin. Huwag na tayong bumaling pa sa iba. Tanggapin natin ang kanyang nag-uumapaw na awa at pag-ibig. At tayo po ay nagpapasalamat. Narito po kasama niya ang mga parishioners mula sa San Antonio Nueva Ecija. Kasamahan ko po rin sa seminaryo dati at ngayon sinusundo nila ang ating replica kalihero ng Poong Jesus Nazareno para sa kanilang parokya. So welcome po natin dito sa Quiapo si Father Carlos Padilla. Una po sa lahat ay nagpapasalamat po ako kay Father, Reverend Father June Sescon sa aking pagpahintulod niyo po sa amin. Mahiram ang mahal na Poong Nazareno. Sa kasama ko po ngayon ang mga taga San Antonio. Pakitas lang po ang kamay ng mga taga San Antonio. Yan po. Yan. Palapakan po natin mga taga San Antonio. Alam niyo po sa probinsya ng Nueva Ecija, nasa amin po yung maraming sibuyas. Po. Maraming palay. At kami po'y dumadalangin po sa mahal na Poong Nazareno sa ay pagsundo po sa kanya. Nabiyaan po tayo ng magandang panahon, mabuting panahon para sa masaganang ani. Gayun din po sa mga negosyo, sa mga masakit na ating patuloy pinagdarasal at sa ating po natatanging kahilingan. Ipagdasal niyo po kami na maihatid po namin sa bayan ng San Antonio ang mahal na Poong Nazareno at may ibalik din po namin dito sa araw na Linggo ng mapayapa. So muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang mahal na Poong Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at awa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, niligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatay.
Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaramo.